Ngayon po, amoy na amoy ko na yung amoy nitong oregano natin. At yan po ay sanhi ng mga insekto at peste tulad ng mga uod. At syempre, iba't iba pang klase, no, ng mga insekto na talagang sumisira ng mga dako na talagang madurog, oh. Kita nyo. Tapos pipinuhin lang natin. Mas maganda pong sa hapon kayo mag-spray. Kasi sabi ko nga po sa inyo, sa hapon po, madalas na... Yan o, tingnan nyo yung ating mga sili na malaki na. At ang dami-daming mga... Hello everyone! This is Hermes Sunao, Mini Dino Park and Eco Garden. And welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin o pag-uusapan natin? May problema ba kayo tungkol sa inyong mga halaman? Kasi nakita nyo ba yung kanilang mga dako na parang merong punit-punit? O tapos parang may mga kagat ng hayop. Yan po ay sanhi ng mga insekto at peste tulad ng mga uod. At syempre iba't iba pang klase, no, ng mga insekto na talagang sumisira ng mga dako natin. At minsan nagugulantang na kayo kasi parang pinapak sila at talagang pinagpiestahan yung mga dako na, no. Yan po yung ating pupuksain sa pamamagitan nitong oregano. Ayan. Kumuha na tayo ng mga ilang oregano na gagamitin natin. At mamaya papakita ko sa inyo yung paggawa niyan. Pero for the meantime, tingnan muna natin yung sinasabi ko sa inyong mga halaman. Yung mga halaman pinagpiestahan at talagang kinain yung mga dako. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga po, pupuntahan natin yung mga halaman natin, ano, na talagang makikita mong kinagat-kagat sila, may siray dahon. Yan yung pupuksain natin. At iikot tayo dito sa ating garden para pakita ko sa inyo yung mga sample, ah. Kaya simulan na natin, samahan nyo ako. So ayan, nakikita nyo yung mga paru-parong lumilipad na yan. Minsan, itong mga paru-paro talaga, maganda po silang pollinator. Kaya lang po, may times po na kapag nangitlog sila at yung mga initlog po nila sa ilalim ng dahon, eh ayan po, kita nyo naman, ho, nangitlog yan sa hapon. Tapos, ang mangyayari, magiging uod sila. Tapos, pag naging uod sila, papapakin na po yan yung ating mga halaman, ano. So, tingnan natin. Dito, may ilan, oh, kita nyo naman po. So, yan, yung mga kinakain ng mga uod at ng iba pang mga insekto. Meron din po dyang insekto na yung parang cutter siya, yung merong ganun. Minsan, yun din yung kumakagat, eh, at kumakain, no. So, isa rin yan sa mga peste. At check pa natin yung ating garden. Kung saan-saan pa yung mga merong mga kagat-kagat na yan. Kasi minsan, magugulat ka na lang ang mahal-mahal ng halaman mo, tapos papapakin lang sila. Katulad po niya, no. Yan, no. Makikita nyo na may mga yan, butas-butas. And minsan din dito sa mga caladium natin, ano, ang gaganda ng mga dahon ng mga caladium, tapos magugulat ka na lang. Meron ng mga parang kung ano-anong mga kumakain dyan ng mga insekto, no. At makikita namin minsan kapag halimbawang inangat mo po yung mga ilalim ng dahon, eh meron pong mga uod na mabiberde yung malaki mata, no. Nakakatakot minsan yung itsura. At ayan, ang ginagawa natin is tinatanggal natin. Pero paano nga ba maiiwasan yan, ano, doon sa mga houseplants natin? And even kung meron kayong gulay, yan din madalas pong sumira ng mga alaga taning na gulay yan. Kaya ngayon, yan, dito sa ating garden, makikita naman natin na talagang may mga kumakain yan. Kapag halimbawang napalaki nyo na yung dahon, tapos tsaka kakainin, parang nakakahinayang, ano. And makikita nyo na merong mga kagat-kagat, eh nakakapanlumo lang. Ngayon, punta na tayo dun sa ating area kung saan gagawa po tayo nung ating gagawing pamuksa. Para dito gamit yung oregano natin. So, nandito yung mga materials na gagamitin natin. Siyempre, itong oregano natin. Namitas na tayo at nung isang araw ko pa ito pinitas kaya medyo lanta na, no. Pero, ngayon po, amoy na amoy ko na yung amoy nitong
oregano natin. At yan yung gagamitin natin mamaya. Tapos, blender. Pwede naman kayong gumamit ng mortar and pestle. Yan. O yung dikdikan. Yan. Kung halimbawa wala kayong blender, ano. Pero kung gusto nyo ng mas mabilis, itong blender na lang. Tsaka mas pino. Tapos, tubig. Siyempre, itong sprayer dyan natin lalagay pagkatapos natin na magawa yung ating pesticide. O tapos meron tayo ditong tela. Kung halimbawa po ang gagawin nyo is pandidilig nyo, ito pwede nyo gamitin. Pero ayan muna, pakita ko na sa inyo, gunting siyempre. Kakat natin yung ating mga oregano mamaya. At simulan na natin para makita nyo na yung proseso ng paggawa ng oregano pesticide. Pamuksa sa uod at sa mga insektong talagang magpapapangit sa inyong mga halaman. So ito na, sisimulan na natin ano. Itong ating mga oregano na nakuha. Yan, gupitin natin yan. At syempre, buksan muna natin itong ating blender. Yan natin ilalagay yan. Yung mga nagupit nating oregano. Kasi ito, yung mga pinagupitan natin, yung stem na matitira, pwede pa po natin yung ipropagate. Para tuloy-tuloy po yung pagdami ng ating mga oregano. Para kung halimbawa gusto nyo gumawa pa rin ng pesticide, sa susunod, makakagawa uli kayo. So, ayan. Tanggalin na natin yung mga yan. And, ayan, eto. Pwede nating itanim to. So, kunin lang natin yung mga malalaking dahon. So, ayan. Pwede lang natin yung dyan. And hanggang sa yan, mapuno natin yung ating blender. So, yan. Gugupitin ko muna at lalagyan muna ito ha. Samahan nyo ako dyan. So ayan, medyo puno na ito eh. Kaya okay na itong ating mga oregano na yan. Tapos yung ito, yung mga pinagupitan natin, pwede pa natin itong itanim. Kung mahaba po, pwede nyo pong i-cut yan. Sa mga internode nila, ayan. Tapos ito yung itanim nyo. Mga ganyan. Dadami na po yung inyong mga oregano. Kailangan po na meron kayo nito sa inyong bahay. Kasi marami pong benefits itong mga oregano. At isa na po dyan yung itong gagawin natin nga pesticide or insecticides. Ano ba kadaming tubig yung dapat nating ilagay dito? So, yan. Kung saan po yung dami ng oregano, ganun din po karami yung tubig, ano? So, lalagyan na po natin yan ng tubig. At, ayan, pupunuin po natin yan hanggang dun sa masasakupan siya ng oregano. So, hanggang dyan. At ayan po, tatakpan lang natin siya. So ayan po, lalagay lang natin siya at tatakpan. Tapos, ayan. Simulan na natin yung pagpapaikot ng ating blender. Ayan. Hanggang madulog siya. Pwede nyo ilakas kung gusto nyo ng mas mabilis. Mabilis lang naman itong talagang madurog. Oh. Kita nyo. Tapos pipinuhin lang natin. So ayan, kapag halimbawa nga na-blender na natin, ngayon, isasali natin ito. At i-string natin, ano. So pakita ko sa inyo. So ngayon, sasalain na natin, ano. Kung halimbawa po, na ididilig nyo lang siya, pwede na pong strainer yung gamitin nyo. Kaya lang, kung halimbawa pong ilalagay nyo siya sa sprayer, katulad po nito, yan, mas mabuti pong ang gamitin nyo is yung pinong tela. Yan. So, kasi, para matanggal yung mga dahon. So, ito, ilalagay na natin yung ating
na blender. At yan. Kita nyo naman. So, boost lang natin ng ganyan. Then, ngayon pa lang po, naamoy ko na yung kakaibang amoy nitong ating oregano. At yan, sabi ko sa inyo, yan yung magtataboy ng mga uod. At the same time, kapag halimbawang nangingitlog po yung mga insekto dun sa ating mga halaman, yan po yung pupuksa. So, katasin natin yan. And, ayan. So, ayan, nasala na natin. Ngayon, ilalagay na po natin to sa sprayer. So, ito yung sprayer natin. Ayan. Kasi minsan kapag meron pang mga natitira po na mga dahon na hindi nadurog dun sa ating sprayer, bumabara po at mahihirapan tayo. So, etong oregano pesticide natin, ididilig po natin yan sa ating mga house plants. At the same time, pwede po yan sa mga gulay, sa inyong mga alagang succulents, pwede rin po yan. Maganda po ito. At talagang itataboy niya yung mga insekto at pupuksain po niya. So, ganito lang po, mag-spray po kayo every hapon. Yan. Mas maganda pong sa hapon kayo mag-spray. Kasi sabi ko nga po sa inyo, sa hapon po, madalas na nangingitlog yung mga insekto. At the same time, sa hapon din po, yan, umaatake yung mga yan para sirain yung mga dahon ng inyong house plants. So, importante po doon sa mga ilalim din, ano? Yan, i-spray nyo siya. Ayan, naaamoy. At sabi ko nga sa inyo, maiiwasang puntahan yan ng mga peste. At para mapanatiling maganda po yung inyong mga dahon. Pwede naman po kayong gumamit ng mga insecticide, pero ito is organic talaga. At lesser po yung pagiging harmful niya sa kalikasan, sa tao, yan, sa ating health. Maganda po itong organic na pesticide na ito. So, pwede nyo rin po itong gamitin sa mga alaga nyong gulay, sa talong, sa mga pechay, yung mga madadahon po sa sitaw. Pwede nyo rin po, kasi ako yung gulay ko, ini-sprayan ko din po nitong ating oregano pesticide or insecticide. So, yan po, sa hapon kayo mag-spray nyan. And gawin nyo po ito every 15 days, no? Kung halimbawa pong talagang namumroblema kayo dyan sa mga hayop at uod sa inyong mga halaman, yan, every 15 days po, mag-spray po kayo nitong oregano pesticide na ginawa natin. So, ayan din po dito sa ating mga ka-legume na madalas din nga puntahan ng mga insekto. At ako, ito pa, isang insekto na yan, ano? Yan. Para matabo yung isa na yan. Yan rin po ay ang sumisira ng mga dahon ng ating mga house plants. Kaya po, sprayan din natin yan para mataboy at maiwasan. Lalo na po yung mga nangingitlog dyan sa inyong mga halaman tuwing hapon. Yan. Mapuksa natin. So, ayan po. At sa inyo din pong mga gulay, eto, katulad nitong ating kamatis dito. Yan, sprayan rin natin yung ating kamatis para yung kanyang dahon ay maganda. So, eto pa yung ating isang kamatis. And, ayan, ang laki na ng mga kamatis natin dito. Sprayan din natin yan. And, sa mga sili ko rin po, yan, ini-spray natin yan. Yan, o, tingnan nyo yung ating mga sili na malaki na. At ang dami-daming mga bunga. Yan. Sprayan din po natin yan. Kasi tingnan nyo po yung mga dahon nyo. O, may mga kumakagat din po yan. Para mapanatili pong maganda yung ating mga tanim na sili. At dumami pa yung kanyang mga bunga. Pagyan po natin yan at sprayan din natin. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung paggawa natin itong oregano pesticide. Pwede rin po itong maging repellent sa inyo. Pantaboy po ng lamok, ano. Kung halimbawa pong yan,
hapon na, tapos maraming lamok sa inyo. Spray nyo lang po ito. Ayan, spray nyo lang pong ganyan yan. Sa paligid, itataboy na po yung lamok nyo. Kaya magandang maganda po at double purpose pa po yung ginawa natin na yan, ano. Thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw na to sa ating video. Sa lahat po na nagla-like, nagsishare at nagko-comment, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, eh mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page, just search na po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat lang maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting! Bye-bye!